Congressman, ano po ba yung Timog Party List? Para saan po ba ito? Well, ang Timog Party List, ano, nagsimula bilang isang political party dito sa ay bandang Leyte at Samar. Pero noong 2016 po, tayo po ay nagpa-register bilang isang party list representation. Una po, sa pagsimula, syempre, ang naging primary na advocacy natin ay mabigyang pansin ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Leyte and Samar. Pero habang tumatagal at habang lumalawak po yung ginagawa ng Tingog, eh, na-realize natin na yung kalagayan sa Leyte at sa Samar ay hindi lang pala limitado dito sa bandang kung nasaan kami, sa probinsya namin, kundi ito din ay realidad sa marami pang bahagi ng ating bansa. Kaya mula nun, mula nung nasa Kongreso tayo, sa pangunguna ni Congresswoman Yeda Romualdez ay naging advokasya na ng Tingog Party List ang pagsulong ng kalagayan ng pag-unlad, ng kalagayan ng ating mga kadayunan. Lalong-lalo na no, sa mga parteng Visayas at Mindanao, kung saan ang salitang tingog ay napaka-pamilyar po. Ibig sabihin nito ay tinig. Ang nais po natin ay maging tinig ng ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa region, sa tinatawag natin sa countryside. Eh, Congressman, pasensya na po kayo, naalala ko yung isang kongresista. Eh, nabanggit nyo po, total, parang nasagot nyo na yung susunod kong katanungan. Kasi may mga nagtatanong po sa atin na PBA party list, kaya ako po nabanggit na congresswoman kanina. Tapos, one rider party list at kung ano-ano pa pong mga party list. Sectoral po, ibig sabihin. Pero it doesn't mean po ba na ang taga-NCR ay hindi po pwedeng lumapit sa Timog Party List? Pwede nyo po bang i-elaborate sa amin na kahit taga sa ang lugar po sa Pilipinas ay pwede pong lumapit sa mga party list? Well, tapuan, no? Klaruhin ko lang. Tatatlo ang klase ng grupo na pwedeng sumali sa party list. Opo. Una, ang tinatawag nating mga sectoral party. Ito yung mga partido na organisa siya base sa isang sektor. Mga partido political, so sectoral party. Meron ding tinatawag na sectoral organization or multi-sectoral organization. Ito yung mga grupo, hindi man political party, pero may isinusulong na advokasya na nanaayon sa isa o dalawa o higit pang mga sektor. Marami tayo dyan. Like yung na-mention mo na yung kanina, yung One Rider, nandyan po yung PBA party list. Yun po ay mga sectoral organizations. Ang Tingog naman po, kami nagsimula bilang regional political party. Kasi yun po yung pangatlong pwedeng tumakbo sa party list, ang mga regional political party. Pero tama po kayo, hindi porket regional political party tayo, tayo po ay nalilimitado lang sa Leyte at Samar, no? Sa katunayan, kahit yung iba nating mga kasamang party list, hindi ibig sabihin na limitado lang din sila sa sektor na kanilang ginagalawan. Kasi bilang mga mambabatas sa Kongreso, sa ilalim ng party list system, ang mandato po namin ay para sa buong bansa. In fact, kami po dapat, minsan po naiisip nila pag sinabing regional political party, kami po ay para sa region. Baliktad po yun. Dinadala po namin yung eksperyensya, dinadala po namin yung advokasya, yung mandato namin mula sa region para sa pangbansang pakikipagtalastasan. We are bringing our concerns, our perspectives, our opinion in shaping national issues and, you know, pursuing a national conversation. Maraming salamat po dyan sa impormasyon na yan, Congressman Asidre, no, sa paglilinaw na meron palang tatlong uri ng party list sa ating sistema. Eh, napag-alaman po namin kanina dahil sa kapwa din po namin mga content creator na nagkaroon po kayo ng activities dyan po sa inyo pong lugar. Ito po bang mga activities na nakikita po natin ngayon sa screen, maaari din po ba itong gawin ng Tingog Party List sa iba pa pong lokasyon sa ating bansa? Actually, hindi lang ho maaari. Ginagawa ho natin. Sa katunayan, ho, ang mga servisyong pinagkakaloob natin dito sa Tacloban, dito sa Leyte, sa Bandang Samar, ay ginagawa din ho natin sa mahigit 90 na tinatawag nating alagang tingog centers. Itong ating mga tingog centers ay nakakalat po sa buong bansa mula po Davao del Sur, sa Digos,
sa General Santos hanggang dun po sa may bandang Pangasinan at La Union. Ito'y pagpapakita lamang na kung ano po ang serbisyo na inilalaan namin sa aming mga kababayan sa Leyte and Samar, pinagsisikapan din natin papaabot sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. O mga tola, katulad ng mga nakita natin sa picture, serbisyong medical, dental, physical examinations, pwede po pala natin ma-avail kapag kami mga programa ang Team of Party List. Talon po tayo ng topic, Congressman na si Dre. Pasensya na po kayo if I have to ask this. Although alam po namin na kayo po, kung hindi ako nagkakamali, hindi po miyembro ng committee na dumidinig po doon po sa problema nitong si Apollo Cudboloy. Pero napanood ko po kasi doon sa last press conference ninyo, natanong po kayo ng isang reporter, ano na po yung development tungkol po sa kinakaharap na problema ng Swara Submedia Corporation dyan po sa kamera? Kasi meron pong panukala na i-revoke ang kanilang prangkisa. Maaari niyo po ba kami bigyan ng sulyap kung ano po yung maaaring mangyari sa March 12 kung saan ipinatatawag po itong si Apollo Cudboloy dyan po sa Kongreso? Bagamat hindi tayo, no, top one, hindi tayo membro ng komite ng legislative franchise na siyang nag-examine nung prangkisa ng Swara Sug, no, ng SMNI, tayo naman po ay deputy majority leader sa mababang kapulungan. Kaya po tayo yung membro ng lahat ng komite. Kasama po tayo sa leadership sa kaunting panahon na naka-attend tayo, na monitor natin yung mga hearings, no? I think the discussion is really geared towards determining the participation or at least the ownership of Pastor Apollo Cudboloy in the management and operations of SMNI, lalong-lalo na sa bandang usapan ng ownership. Kasi kung maalala natin, sinabi doon na meron yung shares ng simbahan na kinabibilangan ni Pastor Apollo Cudboloy, tapos yung Swara Sug na ang head naman si Pastor Apollo si Cudboloy. So nakikita natin parang may consideration, may perspektibo na parang nagiging monopolya yung pagmamay-ari ng media company, isang kalagay na hindi po pinagpulutan ng ating mga batas. Kaya nga po magandang tignan at kaya po naimbitahan si Pastor Apollo si Cudboloy para siya mismo ang mag-explain ano ba talaga, sino ba talaga ay may-ari ng kung ano. Kasi mahirap po yun kung makikita natin tayo po puro, sabi nga, puro representative ang pinapadala, pero ang tanging, ang bukod tanging makakapagbigay ng pinaka-definitive na position on the actual ownerships, whether of the shares that are owned by the church, no, ng Kingdom of Jesus Christ, o di kaya dun sa pagmamay-ari ng yung entity na tawag natin Swara Sug, no? Para ma-determine mismo natin sino ang may-ari at sino yung ultimately may responsibilidad sa pagpapatakbo. Marami kasi mga katanungan itong mga nagdaang mga hearing. Meron niya akong narinig one time, sinasabi nila losing o bleeding ang company ng SMNI. Hindi kumikita ang SMNI. Pero ang tanong doon, kung hindi kumikita ang SMNI, sino naman na nagpapasweldo sa mga tao? Saan nang gagaling ang pera? Kasi hindi naman pwedeng as a company that's, you know, that bears public interest, syempre kailangan nilang maging transparent sa mga usaping ganyan. Yan. Salamat po, Congressman Asidre. Last two questions na lang po, ipmamarapatin po ninyo. Of course. Susubukan ko lamang po yung issue kay Pastor Apollo Cudboloy. Kasi basically kami po sumusuporta sa Kongreso. To be honest with you, wala pong halong pambobola. Suportado po namin ang liderato ng House of Representatives under the leadership nga po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya masakit din po sa aming mga supporter na ipinananawagan ng wala namang basihan itong si Apollo Cudboloy ang pagbibitiw nito pong si Speaker. Ano po ang komento ninyo doon po sa panawagan na pagbibitiw nito pong si Apollo Cudboloy para kay Speaker? Isama na rin po natin yung komento niya na pagbibitiw sa ating Pangulo at sa ating unang ginang. Ano, tapon, nung tinanong ako niyan, sabi ko, hindi ko papatulad yung mga sinabi ni Apollo Cudboloy.
Kasi yung pakikinggan mo nung halos 30 minuto niyang pagsasalita doon sa video clip, no? Wala naman siyang pinakitang mga katunayan ng mga sinasabi niya, yung mga pambabatikos niya. Wala din naman siyang nakita, kundi puro pangamba na mga bagay na hindi naman nandun. Alam mo, kung ang katangi-tanging pwede niyang gawin yun, eh, humarap sa Kongreso, humarap sa Senado, humarap sa mababang kapulungan. Kasi sa totoo lang, kung wala ka namang tinatago, ba't ka naman matatakot, di ba? Hindi naman, lalong-lalo na sa isang tao na dapat ginagalang natin, kasi yun na nga, pastor siya, kinakikilala pa niya ang sarili niya bilang itinalagang anak ng Diyos, di ba? Siguro naman, ang anak ng Diyos, ang tinatawag na anak ng Diyos ay gusto dito tayo umanib sa katotohanan at sa kung ano ang tama. At ang tamang dapat gawin ni Pastor Apollo Siquibuloy, pagpakita, harapin niya yung mga paratang, kasi kung hindi man totoo, edi at least malinawan ng lahat na hindi totoo, walang katotohanan ang mga paratang sa kanya. Opo. Last question po, Congressman Asidre. Ito po ay talagang pinag-uusapan po ngayon at very involved din po kayo rito kasama po ng Senado. Ano po ang inaasahan po naming mga mamamayan na maisasakatuparan po ang pagbabagong hinahangad sa economic provision po ng ating saligang batas? Well, una sa lahat, no, ang ginagawa natin sa Kongreso ngayon is alamin kung paano natin mas mapa, kung ano ba tapat ang mga provision na kailangan baguhin, at para din sa kaalaman ng lahat, kasi alam naman natin na ang mayorya ng mga miyembro ng mababang kapulungan naniniwala at sumusuporta sa pagbabago sa mga economic provision ng ating saligang batas. Pagkos, kahit sabihin na natin na kami pabor, mas gusto rin natin marinig para sa kabuuan ng lahat. Kasi kung nandun kami sa Kongreso, actually top one, hindi naman kami nandun bilang ako, like si Jude Asidre lang o sa Pingog Party List lang. No? Dala namin lahat ng mga bumoto sa amin, yung mga miyembro namin, yung mga constituents namin, para kasama namin o sa pamamagitan namin, marinig din yung magkaibang mga opinion at magkakaibang mga perspektibo. At yan po yung ginagawa natin para mas balanse at tama at maging sapat ang ating mga desisyon, lalo na sa pagboto. Inaasahan natin sa Lunes pag-usapan yung pagtanggal ng economic restriction sa advertising. Alam ko, marami nagsasabi bakit pa kailangan mag-advertise, mag-invest ng mga foreigners dito sa Pilipinas upo sa advertising. Hindi naman nila alam kung ano ang mas alam naman ng Pilipino paano magkaroon ng advertising business. Pero ang hindi nila na sa sinasabi, ang advertising ngayon internationally, hindi lang panglokal. Like sa Pilipinas, marami tayong content creator, marami tayong creatives, mga graphic artists, no? Mga digital artists na pwede nating matap sa paggawa ng mga advertising campaigns, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa ibang bahagi ng mundo. Kung meron tayong mga animators na nakakagawa ng mga Disney cartoons or animated films, bakit hindi natin naman pagbigyan ng pagkakataon ng ating mga kasamahang nasa advertising industry na ang kulang lang ngayon ay puhunan at ang course yung linkage, no? So with foreign investments in advertising, it would be possible now to bring world-class Filipino talent to support the advertising business, not only in the Philippines, but of course all over the world. At meron pa yung isa, yung usapin ng pag-invest naman ng mga banyaga sa higher education. In the end, no, ako, simple lang ang panuntunan ko dito. Una, ang katotohanan na alam natin lahat na kulang ang kapital sa ating bansa. Maraming nagpapatunay, kulang ang pera na pwede nating magamit sa investments domestically. Kita natin, una, tignan mo lang kung yung savings ratio ng mga tao, nagtitipid ba, may kakayahan bang mag-save ang mga Pilipino? Kasi sa savings, makikita natin ang capacity naman to invest. So nakakakita tayo ng malaking disparity doon. Yun pa lang, problema na yun. Yung palawa natin problema, nakikita natin,
Ngayon sa usapin ng pagtataas ng sweldo, hindi magawa ng mga negosyanteng Pilipino. Bakit? Kulang nga talaga ng puhunan. Puhunan ang kulang natin. Kasi sobrang limitado ng pera na pwedeng gamitin sa puhunan ng mga pagnenegosyo. Kaya nga po, gusto natin buksan ang ating ekonomiya para sa pambanyagang mamumuhunan. Ang problema natin is, even outside the country, ang puhunan na meron tayo, yung investments na pwedeng dalhin dito, napakalimitado din. So we have to make ourselves attractive. Kaya nga sinasabi ko, pwede namang sabihin, tama nga naman, pwede natin sabihin, walang mali sa 1987 Constitution. Pero, pwede din natin sabihin na yung mga kapitbahay nating mga bansa, ay may ginagawang tama. At anong ginagawa nila? They're actually opening up their economy. We've seen that in Vietnam, we've seen that in other countries. But I know, basically, naunahan na tayo sa pag-unlad, especially in terms of economics. I think we should do it now. I think we should seriously consider the passage of the amendments, economic provisions, amendments to the economic provisions, because every time we delay, every time, every month, every year that we gets delayed is a 1 or 2 or 3 points against us in making sure that we get the better attention of foreign investors. And that's also lost opportunities for jobs, for technology transfer, and for local industries that would be helped by foreign investments. Yan. Salamat po sa panahon na ipinagkaloob niyo po sa amin, Congressman Asidre. At dami ko sanang gustong tahaking katanungan pa doon. Pero limitado po kasi ang oras natin. At salamat po. Pero before I let you go, Congressman Asidre, pangkalahatang pananalita po para sa welfare po ng ating mga kababayang Pilipino. Not necessarily tungkol lamang po dito sa saligang batas. But we are hoping na magtagumpay po kayo sa nilalayong po ninyong pagbabago para sa ating konstitusyon. Final message po para po sa ating mga manonood. Sa ating mga kababayan, itong mga nakalipas ng mga buwan, makalipas ng mga linggo, marami pong nangyayaring political sa ating bansa. Maraming pangyayaring political, economic na mga pangyayari, itong pagtaas ng mga presyo. At sa totoo lang ho, tama naman, naintindihan ko naman na nandun yung pangamba, nandun yung pag-aalala. Pero sana po ibigyan din natin ng pansin ang kabutihan at kagandahan na nakikita natin. Ang ating Pangulo ay patuloy na nagdadala ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Nandiyan ang Kongreso na patuloy na nagpapasa ng maraming batas para mas mapaganda pa ang ating paglilingkod bayan. There are many things that are happening around us that I think should warrant our support, that requires our support. Tayo mga Pilipino, sana po tayo ay hindi mawala ng bilib sa ating sarili. Kasi sa totoo lang, Top 1, minsan, yun ang pakiramdam ko eh. Tayong mga Pilipino, kulang tayo ng bilib sa ating sarili. Ang laki ng potensyal, ang daming pwede nating gawin. Maraming Pilipino sa maraming bansa, sa ibang bansa, sila nagtatagumpay. Kaya natin, kaya nating baguhin, kaya nating paunlarin ang ating bansa kung tayo tuloy-tuloy na magtutulungan, kung hindi tayo maghihilahan pababa, pagkos tayo magtutulakan pataas. Sana po, ay hindi natin makalimutan na sa gitna ng mga usaping politikal, sa gitna ng ating mga pagkakaiba ng kuro-kuro at mga opinion, tayong lahat ay mananatiling pare-parehong Pilipino. Maraming salamat po sa panahon, Congressman Asidre. At hanggang dito na lang. Salamat din. Thank you po. Thank you. Yan, nagpapasalamat tayo kay Congressman Jude Asidre. Mga tol, napakinggan nyo naman yung kanyang paliwanag sa atin. At definitely, marami po tayong natutunan doon po sa maikling panayam natin sa kanya. Ang dami ko sanang gustong isusog na katanungan, pero alam naman po natin, busy po ang ating kongresista. At salamat dahil marami pong mga kababayan natin dyan po sa Leyte ang nabiyayaan po ng serbisyong medikal, serbisyong dental, at iba pang mga public services na kanila pong inihandog sa maghapon po na ito. Salamat din po sa naging anong tawag doon, way para po
maging makapanayam natin sa madaling salita ito pong si Congressman Asidre. Pasensya na kayo kung medyo mabilisan po yung ating pagkakataon na nakapanayam siya. Ganun pa man, pakinggan po natin yung sinabi ni Congressman Asidre, mga tol. Ha? Diba, minsan kulang tayo sa tiwala sa sarili. Totoo naman yon. Ako, experience na experience ko yan sa mga estudyante ko before, sa mga kakilala ko, kaibigan ko, kulang sa confidence. Ano? I-develop natin yon bilang Pilipino. Magtiwala po tayo sa kakayahan natin. Higit sa lahat, pakinggan po natin yung sinabi ni Congressman Asidre na huwag po tayong maging utak talangka. Alam niyo yung utak talangka, mga tol, humihila pababa sa kapwa Pilipino. Itaas po natin ang kapwa po natin. Kapag ka may nakikita po tayong magaganda na ginagawa po natin ng ating kapwa, tulungan po natin na mas mapaganda pa ito. Kapag ka mayroon pong mali, punahin po natin. But not to the extent na tayo po'y mag-aasal na parang hindi po tao.